Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po'y nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. Okay, so maraming nag-request sa akin kung paano daw gamitin yung flow layout panel at paano natin lagyan ng image na galing dun sa ating database. So today, tuturo po natin kung paano siya, paano natin i-retrieve yung image from database papunta dito sa ating flow layout panel. Okay, so ayan. Okay, so assume natin is ito yung ano, yung design natin, oh. Set natin siya ng this is 1,100, tapos yung height niya is 550. Lagyan natin siya ng POS kasi yung iba is gusto talaga lang matuto para sa kanilang ginawang POS system. Ayan. Then, lagyan natin ng konting design. Panel. So, lagyan natin yung panel dito. Adapt lang natin. Okay. Tapos, meron tayo ditong copy natin yan. Okay, natin dito sa back color. This example yan. Tapos add tayo ng flow layout panel. So, flow layout panel, i-add natin siya. Okay. Lagyan natin dito. Okay, tapos ito size natin siya, no? Hindi siya naka-size. Ah, i-anchor natin. Hanap siya ng anchor. I-anchor natin siya. Ayan. Okay, so ito yung ating flow layout panel. The next natin gawin is, add muna tayo ng reference. Add reference. So, yung database natin is galing dito sa ating MySQL. May mga previous ako na tutorial or present tutorial ako, so nandun yung link ng ating MySQL, ito tita.ll. Ito na siguro. Okay, tapos gawa tayo ng connection. So dito na lang siguro natin or dito na tayo magawa ng connection natin. First is import muna tayo ng reference. Import mysql.dita.mysql client, tapos declare tayo ng variable dime cn as new sql connection dime cn as new sql command dime dr as mysql data reader, tapos gawa tayo ng connection dito with cn cn new mysql connection, tapos dot connection string. So yung server natin, so server is the local host, tapos the user id natin is root, yung password natin is wala, then the database natin is ito yung gagamitin nating database. POS soft. POS soft. Okay, so ayan. So next nating gawin is declare tayo dito ng variable. So we have the private with events. Pick as new
picture box. Okay. Tapos sa form load, ito lang siguro na. Load data. Tawagin natin. Load data. Kita ko send.open, send.close. In CM, new MySQL command. Tapos, tawagin natin si image. And select image. Select image comma. So, description. Lagyan natin si description comma. And then the price. From table item, TBL item. So, pa-display natin lahat. Or, pwede rin natin i-limit siya. Lagyan lang natin ng limit. Tapos, kung ilang messages lang ang, or I mean, ilang record lang ang yung gusto niyo pa-display. Okay, tapos, dr.cm.execute. So, looping tayo. While dr. And then, of course, dr. close natin dito. Okay. So, declare tayo ng variable. So, length muna natin as long. Then, dr. get bytes. Ayan. Tapos, yung parameter niya. Array variable, convert natin to cn yung length natin, and the type natin is byte. Dr. dot get byte for the get bytes. Get bytes kaya. Then yung parameter natin. So, galing sa array natin, tapos, yung length natin. Okay. Tapos, yung variable na ginamit natin dito is pick. So, pick, and then, new, picture box. Okay, so ayan. Lagyan tayo ng pick dot new picture box. And then after natin pa-display yung picture box natin, for ditong pasal yung record papunta dito sa pick natin. So next natin gawin is so i-load natin. I-load natin yung record natin na galing sa database papunta dito kay pick variable. Yung create natin from the picture box. Okay. So, dime, then the memory stream, MS, tapos as new system dot, or pwede yung i-import ito, system.io dot memory stream, then the array. Okay, and then we have the dime. Then the bitmap, yung image natin as new system dot drawing dot bitmap. Ayan din the MS. Okay, so pagpa-display pick, so si pick natin is ayan, so pick dot background image. So pwedeng image, pwedeng background image. So ako, yung ginamit natin is background image and then what's the bitmap. And after natin dyan, so pwede natin siya i-add sa ating flow layout. So flow layout panel 1 dot controls, what's the controls dot add, so i-add natin si pick. Okay,
So try natin para yung program. Ayan yung picture natin. So kung nakikita nyo dito yung picture natin is yung size niya, so magkaiba yung size. So pwede natin siyang i-set yung size niya. Like for example dito sa pic natin. So pick dot width, tapos set natin ng 100. So depende sa inyo kung gawin yung 200. Example ako, set lang natin 100 by 100. Ayan. So 100 by 100. And then dito, nakikita nyo dito is hindi siya naka-stretch yung image natin. So pwede natin siyang i-stretch. So pick that background, the background image layout. Tapos the image layout natin is image layout dot stretch natin. Okay, so ayan oh. Ayan. So automatic siya nag-a-adjust dito. Okay. So paano naman natin lagyan ng gusto natin lagyan dito ng like for example label dito. Kasi image lang yung pina-display natin. So paano naman if lagyan natin siya ng image? Oras na ba? Yan. So lagyan natin siya ng image, like for example the description. So yan, nilagay ko ng description dito. So add tayo dito ng so this is LBL description, tapos lagyan natin siya ng label. Okay, tapos dito, so this is LBLD, yan, the new label. And then so LBL LBLD, tapos example gusto niyo change yung color niya, that for color, so gawin natin siyang blue para angkop dun sa design natin. Oh. So blue. Okay. Ayan. Tapos si picture box, kasi dito is once may para natin dito, walang makita dito na description yung sa label natin. Kasi hindi pa natin siya in-add. So kung gusto natin siyang i-add, so hindi pwede na i-add natin dito sa panel. Okay? Kasi kung sa panel natin i-add, so tingnan natin kung anong result pag sa panel siya naka-add. Example, this is LBLD. Okay, so try natin. Ayan. Ayan yung ano. Okay. So hindi siya maganda, no? So yung gagawin natin is i-add natin yung label natin doon sa ating picture box. Okay, so paano natin siya i-add sa ating picture box? So you have the pic, yung name ng picture box natin, that controls that add, tapos i-add natin si LBL description. So try natin i-run yung program. Hindi siya na ka-display. Ah, okay, so wala pa tayo yung record dito, no? So this is lbld.txt, tapos dr.items, then the description. Kaya pala, wala siyang nakita na report. So run natin. Ayan, so meron na siya. Okay, so actually meron siyang ano. Ayan siya, ayan. So pwede niyong change yung ano, yung background niya. So kung gusto niyo i-change yung background, so for example, change natin yung background ng label natin. This is LBL ID.
that background color, yung color dot from argument. So yung gagamitin natin is ang color na to. Okay, tapos lagay natin dito. Ayan. Then hindi na to blue. So change natin into white. So try natin. So ayan na siya. Okay, so automatic siya nag-adjust. Okay, ayan. Okay, so again, paano naman natin kung mag-add pa tayo ng price? So, same procedure, copy lang natin yan. So, LBLP, so this is the price. And then, copy natin to. So, this is the P. So, ito lang siguro, no? Okay, so tapos is lblp.txt and galing dito sa ating dr.items tapos the price. So yung price at saka description natin, okay, so galing dyan sa ating table, the price and then the description. So try natin iparan. So dito is hindi siya makikita yung price. Ayan, so hindi natin makikita. Nasa likod siya ng ating description. So, ano yung gagawin natin para makita siya? So, pwede natin siyang ilagay sa baba. So, ayan. So, LBL price. LBLP. Tapos, i-duck natin siya. Dot. Tapos, duck natin. And then, duck style. So, sa baba natin siya ilagay. And of course, i-add natin. I-add natin. So, hindi pala natin siya na-add dito. So, comment lang muna natin to. So, try natin i-add muna dito. Yung LBL natin. LBLP. So, ayan. So, may kita natin dito. Pero, ayan. Tama, hindi. Nasa likod kasi siya. Ayan, nasa likod kasi. So, para makita siya, ayan, dinock natin siya sa baba. So, sa baba na siya ng image natin makikita. So, piece of it. Ayan, so, nandiyan mo siya. Ayan. Okay. Ayan. So, change natin yung kulay, no? Para mas maganda siya. Ito nang siguro. Gyan natin dyan. Ay, hindi. Mali. Tingnan natin. Okay, so kung gusto nyong i-ano. Ayan. Pangit ba? Pwede nyo naman na, no? I-border style na lang yung button. O, palitan natin ang kulay siguro, no? Lagyan lang siguro tayo dito ng counter or i-random na lang natin yung pangit rin kung i-random natin. So tama lang siguro to. Tapos palitan na lang natin yung kulay sa baba. So pwede pa ninyo ma-customize. Pwede nyo ma-customize yung
record natin. So, pwede natin siya i-customize. I mean, yung color natin. So, ito. Pwede nyong by 5 or depende sa inyo. Pwede nyong i-customize. Ito pa. Ang kalitan natin. Back color that from the argument. Pero kayo nilang mag-customize na. Like for example, by 5. So, yung by 5 is iba yung kulay. By 1, 2, 3, 4, 5. So, paborito by 5 then is iba naman yung kulay. So, depende sa inyo. Okay, so medyo pangit siya. Balik na lang natin yan. Ayan, so pwede kayo makagawa ng program. Tapos dito is lagyan nyo na lang ng label. Tapos yung label nyo is yan o. I-duck natin. Punta dito. Tapos naka-auto size. Tapos yung font nya is palitan natin siya ng yung size niya. So instead na 9. Palitan natin siya ng example 36. Tapos bold. Okay, ayan. Tapos change natin yung kulay. Tapos yung alignment niya. So, gawin natin siyang makasinter. Tapos example. Ayan. Okay, so pwede na kayo makagawa ng sarili niyong POS. POS system. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa bago nating tutorial. So again, kayo na lang maglagay ng event. Kayo na lang mag customize kung anong yung gusto nyo. So yan yung request nyo is at least maka-retrieve tayo ng data na galing doon sa database. Yung email na galing sa database papunta dito sa ating flow layout panel. So again, keep supporting my channel. Pag-share na rin sa iba para marami pa tayong marami pang ma-share natin ng knowledge kung paano gumawa ng program. So again, ingat kayo palagi and